Sa mga natatanggap niyang sumbong at reklamo, sinabi ni Senator Ronald De La Rosa na sa kanyang palagay, nagsisimula na muling mamayagpag ang mga sindikato ng droga sa bansa. Makita mo naman yung mga recoveries no, na nakukuha ng PNP at ng PDEA. Ibig sabihin, they are back in business. At saka feedbacks coming from the ground. Coming from, mayroon mga mayor na nagreklamo sa akin eh. Sir, anong gawin namin ngayon dito? Bumabalik na naman sila, andyan na naman, buhay na naman sila. So sabi ko, talagang challenge yan sa inyo. Kayo ang mayor dyan, hanapan nyo ng paraan yan. It tells us that the drug business is back. Paniwala ni De La Rosa, ang pagbuhay ng mga sindikato ng droga ay bunga ng pagbaba sa pwesto ni dating Pangulong Duterte. Talagang balik sila. Dahil wala na si President Duterte. Wala na kinatakutan nila na si President Duterte. Kaya sila buhay na naman. You can just imagine yung police na yon, di ba? Yung si Police Master Sergeant Mayo, Senior Master Mayo. During our time, 2016, tinapon ko na yon sa RMM. Kasi nasa listahan yon na Ninja Cup. Eh ngayon, nakabalik na naman dyan, dito na. At inassign pa sa intelligence officer ng PDIG. Eh para tayong kumuha ng bato na pinukpok sa ulo nito. Pabalik-balik ang problema. Nagre-recycle lang droga, nagre-recycle lang tao. Eh bakit andyan na naman yan? Tingnan mo, gaano kalaki yung kanyang ginawa ngayong... Yun lang, nahuli lang yun, ha? Ang tinutukoy ni De La Rosa ay si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na binigyan ng mga parangal at pagkilala dahil sa mga ibinahagi niyang intelligence reports ukol sa distribusyon at bentahan ng droga sa bansa. Nakumpiskahan ng 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos si Mayo sa isang anti-drug operation noong Oktubre sa Tondo, Maynila. Ayon sa senador, ang kailangan ay ang buhos ng suporta ng mamamayan sa gobyerno sa kampanya laban sa droga. We have to support them. We have to support them. Kung ano yung programa nila, suportahan natin. Dahil para naman sa kabutihan talaga yan. Hindi mo naman nasasabing nagpabaya sila. Nakita mo naman yung arrest na ginagawa lang ngayon, yung kailang mga programa, ang gaganda naman. We have to support them. They are doing their job. It just so happens siguro na takot lang sila kay President Duterte, yung mga tarantadong drug personality na yan. Nagsipaglayasan nga, nagsipag-abroad nga. Ngayon, nandiyan na mga iba, bumabalik na. So, ang mga kritiko na nagdaang administrasyon ay mariin ang pagkondena sa inilunsad na war on drugs dahil sa libo-libong namatay sa mga operasyon at sinabi na naging daan pa ito ng extrajudicial killings. Sa kabilang banda naman, ang mga kaalyado o naniniwala kay Duterte ay napabilib sa kampanya sa paniniwalang labis na naapektuhan nito ang drug trade sa bansa. Natatakot si De La Rosa na muling manumbalik ang malalang sitwasyon ng droga sa bansa. Yan ang kinatakutan ko. Babalik tayo kapag hindi ma-address yan. Yung muntik na tayo naging narco state na yung ibang lugar, ang mga drug lord na nagdidikta kung sino pwede maging mayor, pwede maging congressman, pwede maging sino mananalo sa eleksyon. May mga lugar tayong ganun na drug lord na nagkocontrol. So that's tantamount to becoming a narco state. Narco city, narco province, narco region, narco state. Ngayon wala nang kinakatakutan nilang si Duterte, sinabi ni De La Rosa na ang lahat ng mga law enforcement agencies ay kailangan na magdoble kayod para hindi bumaha ng gusto ng droga sa komunidad. Anya, nalulungkot din si Duterte sa mga nangyayari. Kasama na rin yung sa napag-usapan namin na talaga nalungkot siya na mayroon na namang ganung pangyayari. But he doesn't want to interfere with how this government is running its own show. Ayaw niya, pero ako bilang
chairman ng public order and dangerous drugs. At alam niyang kaya kong gawin yan. So, pinaparating ko yung concern na dapat alerto tayo, huwag tayo magpabaya. Hindi ko masasabing nagkukulang yung ating mga kapulisan at ang PDEA. They are doing their job. Pero diinan pa natin talaga para yung factor, yung fair factor nila o fair factor nila to kay President Duterte na nawala ngayon, dapat i-compensate nila. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.